Hustisya, ito pa rin ang panalangin ng naiwang pamilya at kaibigan ng mamamahayag at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega na pinatay noong taong 2011 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa isang press conference araw ng Miyerkules, sinabi ng asawa nito na si Doc Patty Ortega na habang tumatagal ang kanilang paghihintay sa paggamit ng ustisya, ay mas tumatagal at paulit-ulit din ang sakit na nararamdaman ng kanilang pamilya. Ito rin ang sinabi ng panganay na anak nilang si Micaela na wala silang ibang magagawa kundi ang manalangin at matyaga maghintay sa ustisya. Matatandaan taong 2011 ng barilin si Ortega kung saan itinuturong mastermind nito ay ang dating gobernador ng Palawan na si Joel Reyes na ngayon ay tumatakbong muli sa kaparehong posisyon. 11 taon na po ang nakalilipas at hanggang ngayon nananawagan pa rin po ang aming pamilya ng hustisya. Hustisya para sa pagpatay sa aking asawa at ama ng aking mga anak. Hindi lang po pera ang ninakaw nila kundi buhay, oras at pagkakataon. Pumatay po sila ng isang takilang palawin. Yun po, no? So, si pamilya po namin, katulad ng nasabi ni Mami, no, na talagang patuloy ang pagdadasal. At katulad po ng ginagawa natin ngayon, kasi ibalik yung focus doon sa naging kaso. Ipaalala, sino ba si Dr. Jerry, ano ba ang nangyari? Hanggang doon lang po din talaga ang aming magagawa kasi katulad po ng nakita natin, nasa level na po siya ng Estado. Sa katunayan po, ang tawag niya is People of the Philippines versus Joel Reyes. So hindi po siya kaso namin laban sa kanya. Ito po ay kaso natin bilang mga mamamayan ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay humiling din ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na bawiin ito ang inilabas nitong Temporary Restraining Order o TRO noong buwan ng Marso na pumipigil sa pag-aresto kay Reyes. Ayon kay Micaela, mas nararapat na muling bigyan ng pansin ang Ortega murder case lalo pat ito ay nasa level na ng Estado. At una po sa lahat, kung mapansin niyo po, wala naman po kami sinabi yung simula. Ang talagang nagtudyok po sa amin na gawin ito ay yung naging komento ng Office of the Solicitor General. At patapos po nun, kumabal kayo, kahapon po yata, ang DOJ din mismo sinusugan kung ano itong sinabi ng OSG. Tingin po ng grupo, hindi na ng pamilya Ortega, pero nasa yung palawang tubig, pilusan lang malapay at marami pa po mga advocates na parang napapanahon na magsalita. Kasi nagsalita na rin naman ang gobyerno, no? Estado na mismo ang nagsalita. At kami naman po yung naapektuhan. Parang tama naman po na katulad ng sinabi kanina ni Bishop Balibo, yung magbigay liwanag po tayo dito sa kaso. Ayon naman kay Attorney Christian Liberan, sa ngayon ay hindi pa masabi ng kanilang kampo ang magiging desisyon ng korte. Ngunit inaasahan nila na magiging maayos ang lahat at pagbibigyan nito ang pagbawi ng TRO ni Reyes. Dagdag pa niya, hindi nila natitiyak kung kailan maglalabas ng resolusyon ang korte, ngunit nasisiguro nila na walang lalabas na desisyon bago pa ang halalan. Sa ngayon po ay hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Subalit ang inaasahan natin na magaling ang OST at na i-argue nila ng maayos ang kanilang comment at kanilang opposition doon sa inilabas ng TRO. Nagaya nga ng napangit ng isa sa nagsalita kanina about doon sa ilang points sa opposition ng OSG ay may mga elements or may mga requisites yung TRO, sa partition ng TRO at inargue ng OSG na ilan sa mga requirements, sa mga elements na kinakailangan ay wala doon. So, hopefully, i-grant ng Korte Suprema ang opposition ng OSG. Subalit sa ngayon po, wala po tayong magagawa, kundi antayin po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dito. Kung ano man aniya maging resulta ng halalan kung saan kumakandidato si Reyes bilang gobernador ng lalawigan, ay patuloy pa rin ang takbo ng kaso. Nilinaw din ito na hindi absuelto si Reyes sa kaso nito. So, kung sakasakaling nanalo po si Joel Reyes lumabas ang desisyon, depende pa rin po sa magiging desisyon ng Korte Suprema.
kung siya kung denied ang kanyang kung baligtad rin ng Korte Suprema ang naging nauna nilang desisyon at inalis ang TRO at sinabi sa Regional Trial Court na maaaring magpatuloy ang paglilitis sa kaso dito sa Regional Trial Court ng Palawan ay magkakaroon po tayo ng gobernador na meron marahil ay nasa kulungan o nagtatago. Kapag ka yung petition for review ay dininig na Korte Suprema at hindi ito kinatigan, yung petition for review ni JPR, ang ibig sabihin po noon ay magpapatuloy ang pagdinig. At siya ay magkakaroon ng warrant, humihin po siya at magkakaroon po tayo ng gobernador na nakadetain o nagtatago. At kapag nakundik po siya dito sa kaso sa Regional Trial Court at magkakaroon po tayo ng siya po ay mapapalitan. Opo, kasi po magkakaroon po ito ng kaakibat na disqualification from holding public office. Samantala, sinabi rin ng Press Freedom United na hinihimok nito ang Department of Justice at Philippine National Police na gawing prioridad ang pag-aresto kay Reyes. Jen Magdayaw, Palawan News.